Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Magbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama natin ngayon ang isang magaling na veterinarian, si Doc Lair Zachary Tingon, o mas kilala bilang Doc Harry. Magandang araw po, Doc Harry. Magandang araw, Teacher Ellie. Yan. Pag-usapan natin ngayon na very interesting topic, kung paano maging responsible pet owner. Yes, ito po ay isang phenomenon ngayon, no, sa dami ng nag-aalaga ng mga aso't pusa, ibon, iba't ibang pets, no? Doc, meron pang mga sawa. Meron na tayong mga pet hospital, pet salon, pet dresses, at kung ano-ano pang para sa pet. So, let's jump into the interview na po, Doc Harry. Doc, bakit ba nakikita natin na ang dami-dami ng gustong mag-alaga ng pets? Ano po ba yung benefits na makukuha natin from, you know, taking care of pets? So, usually, yung pag-start ng pagdami ng pag-alaga ng pets, nag-start yan nung pandemic eh. Kasi, nung time ng pandemic, halos lahat hindi makalabas. So, usually, yung mga emotional support, yan, dala nung hindi tayo makalabas, yung mga nagkakaroon tayong mga tinatawag na fur babies. So, nung time ng pandemic yan, may mga iba naging breeders, so, kaya sobrang dumami yung or nag-boom yung pet. Pero nung panahon pa naman dati, may mga parang marami na par post-pandemic, may mga ano naman eh, may mga maraming fur parents na nagaganap. Kasi nung time post-pandemic, may mga activities na like yung mga ano to, yung mga walk or marathon for dogs, na yun nga lang nawala kasi nung pandemic. Pero mas naging aware yung mga tao nun nung nag-pandemic, kasi mas nakakasama nila, mas madaling makasama yung mga pets nun. Saka hindi sila nagkaka-COVID nung time na yun. Yun po pala yun, no, Doc Harry. Doc Harry, talagang actually relate po ko dyan, kasi a lot of my pets po, meron po akong tatlong dogs at dalawang dogs kanila ay got them during the pandemic. So, relate po ko dun sa ano, parang social support na naibibigay nila. No, lalong-lalo po nung ating COVID-19 pandemic. Sa pag-alaga po ng dog ng mga pets, Doc Harry, ano po ba yung mga dapat tandaan to keep our pets healthy, kasi po nandiyan na po sila, so syempre gusto natin to keep them let them live long enough, no, para ma-enjoy din natin ng company. So meron po ba kayong mga tips para sa aming mga health check na may mga pets? Yeah, so usually pag nag-start tayo magkaroon ng pets, especially with dogs and cats, number one dyan is vaccine, kasi vaccination. So, isa dyan, number one, is yung rabies vaccine. Kasi rabies vaccine, isa sa mga importante yan, lalo na sa community, kasi isa to sa mga tinatawag namin zoonotic disease. Ano ibig sabihin natin? Yung mga sakit na pwedeng makahawa sa tao. So, number one, update the vaccines. So, hindi lang yung rabies vaccine, meron din tayong mga vaccine for dogs, like yung 5-in-1, 6-in-1, or 8-in-1. Ito yung mga para sa peste ng mga aso. So, ito yung mga viral diseases na usually pumapatay or napokus ng mga grabing sakit na delikado sa kanila. So, for cats naman, meron tayong tinatawag na 4-in-1 vaccine. So, ang number one na tips ko na binabanggit is always update the vaccine. And then, maganda rin, kahit quarterly, every 3 months, maganda na bibisita nyo yung inyong doktor. Usually, every 3 months na yun, ano na rin yun eh, deworming nila. So, habang dinidurong sila, nati-check na din sila. And also, maganda din dyan, mga tips ko pag may mga alaga tayo is always give proper supplementation and also management. Ang mahirap po kasi minsan pag mag-aalaga tayo, parang mga bata din sila na kailangan gamutin, kailangan alagaan, kailangan bigyan ng atensyon at oras. Hindi siya pwede yung nag-alaga tayo, tinulong lang natin. So, usually pag ganun kasi, parang sa bata din na minsan nangyari sa kanila, nagkakaroon sila ng parang ibang character or attitude na mas nagiging matapang sila. So, ang suggestion ko na dapat may pag mag-aalaga, bigyan ng oras. Hindi yung parang mag-aalaga lang tayo for display. So, pag mag-aalaga tayo, kasi usually parang parehas nating nagsusuportahan, di ba? Emotional support, minsan nakakatulong sila sa atin. So, sila din, may time na pag wala tayong oras sa kanila, nag-iba din sila. Nag-iba yung ugali, pakikitungo nila sa mga humans.
Doc Harris, thank you very much po sa pag-remind po sa aming mga health checkers na pet parents din, no, na may mga needs din ng ating mga pets na kailangan nating i-attend, tulad po ng mga vaccine, the worming, saka po yung emotional na actually yung pag-play po, ganyan, no, talaga pa din po natin yan. Doc Harris, nabanggit niyo po kanina yung tungkol sa rabies. Ano po ba yung mga ways na pwedeng mahawak isang tao ng rabies? Ang rabies kasi, it's a viral disease na very common sa mga mammal. So, sa atin, dito sa Pilipinas, ang common na carrier ng rabies is from stray dogs and stray cats. So, ang number one na ma-prevent po is through vaccination. Kasi virus po siya. So, number one, pag nagkaroon po kayo ng alaga, as early as 3 months of age, sinasuggest namin na mapabakunahan po sila. If ever na wala pa silang bakuna, ay highly suggest na huwag nung ilalabas ang ating mga alaga. So, ang rabies po kasi isa, hindi naman ito innate or parang kamandag or laso ng mga ating alaga, aso, pusa. So, para magkaroon sila, ang kailangan para mahawa sila is through bite or through saliva. So, for example, nakagat sila ng aso suspected with rabies or may simptomas ng rabies, doon nila nakukuha yun. So, for human naman, it's the same. So, pag nakagat po tayo ng asong infected ng rabies or kahit yung malagyan lang ng laho yung ating sugat or any part of our body na open wound or even, for example, sa eyes ganyan or ma-ingest natin, pwede tayong mahawa. So, ang number one to prevent that is vaccination. Doc Harry, yung sa vaccination, sino po yung binabakunahan para lang po malinaw sa ating mga health checkers? No? Yung ba o yung tao? Ano po yung advice? So, sa vaccination, ang binabaccinate natin dito is yung mga dogs and cats, yung mga pets natin. So, sa amin naman na nasa industry ng animal, kami kasi annual vaccinated kami. Kasi, syempre, exposed kami sa iba't ibang mga animals na pwedeng carrier ng sakit. So for ano naman, ang common na sinasuggest ko na nabavaccinate din sana for human is common dyan, for example, yung mga mahilig mag-rescue ng animals. Kasi ngayon marami ng mga parang community na syempre dalang ngayon na is awareness, marami ng nagkakaroon ng parang nakikita na yung dogs and cats is part of the community. So may mga iba na mas stray yung pinupulot nila, nire-rescue nila. So I highly suggest na sana yung mga rescuer din na nagbabaccinate kasi yung mga nire-rescue natin, usually hindi natin alam yung history nila for safety din ng ating mga rescuer. So sa pag kunyari, ano lang naman, pet or household pets, kahit yung pets lang, if ever, yun nga lang, may mga disgrasya nangyari like scratches or bites, or kahit mga play bites, I highly suggest na yung mga owner magpa-vaccinate. Ayun po pala yun, no? So, Doc Harry, curious lang din ako kasi usually po yun nga, no, kahit mga play bites o mga kalamot, lalo-lalo na po sa mga pusa na nangyayari po yan. Ano po yung nang lunas natin or first aid na pwedeng gawin kapag po tayo ay nakagat o kaya naman po ay nakalmot ng ating pets? Ayan. So, ang first aid na once na na-scratch tayo or even nakagat ng ating mga pets like dogs and cats is to clean the wound. So, paano yung proper na paglinis? So, sa running water, doon natin uhugasan with soap yung ating sugat. At least for 3 to 5 minutes yan na inuhugasan natin. Kasi kahit pa paano, dun sa saliva, pwede ma-wash out na yun. And then, if ever deep yung cut, I highly suggest na maglagay ng ointment. And then, go to the nearest animal bite center para at least kahit pa paano mabigyan ng protection and also peace of mind kasi tulad na nabanggit ko, rabies is a viral disease, hindi naman siya nakukuha sa ibang pets pero dala nga nung medyo tumataas yung incident ng rabies sa atin, for safety and also peace of mind, magpa-vaccinate tayo kahit yung mga initial vaccination lang or kung kahit tapusin, much better din. Puno nabanggit niyo, Doc Harry, na at narinig po natin mga health checkers na kailangan pumunta ng animal bite center para magkaroon tayo ng vaccine matapos tayong makagat o makalmot ng ating pets. Doc Harry, ano po ba ang importance ng pagkumpleto po ng mga bakuna after po na makagat or makalmot? Kasi ang alam ko po, medyo matagal po yun, mga ilang doses din po yun bago makumpleto yan. Kaya yung reason, bakit po yung
usually sa side na kasi ng physician to eh, yung sa human side. Pero syempre once na makumpleto natin yung vaccination, number one dyan is protektado tayo, usually tulad sa amin, annual na protected kami. Pero may time na pag kunyari, may pasyente ako na rescue, na syempre hindi natin alam yung history. Usually kasi pag rescue yan, strain na galing sa labas, hindi mo alam kung ano yung kinakain. So ano yan eh, nasa survival mode. So madalas yan kung ano-ano pinakain, masura, ganyan. So and may mga nakakasalamuha siyang ibang pet or ibang dogs or animals na pwedeng suspected for rabies. So sa amin, even after kumpleto na, nagpapashot kami kahit initial dose lang. Kasi nakakatakot magkaroon ng ano eh, no rabies. Once na magpakita na ng symptoms sa'yo yung rabies, yung mahirap dyan, wala na yung para mag-aantay ka na lang. So for safety, once na nakagat kami, even with the complete vaccine, especially with the unknown history of the patient, dyan nagpapa-initial dose pa ulit kami. For safety lang. Yan. So kailangan po pala talaga, Dok Harry, nyo na makompleto ito, or kahit na meron ng bakuna, mas maganda pa rin na pumunta ng animal vaccine center kung sakaling tayo ay nakagat or nakalmot talaga. Yes. Dok Harry, balikan ko lang po ng konti, no, as pet parent, talagang concern ko po ito, lalo na po ngayon na sobrang init ng panahon. Mm-hmm. Meron po ba tips para sa ating mga health checkers na pet parents din? Ngayong napaka-init po ang ating panahon, meron po bang additional na kailangang tandaan ng ating mga health checkers? Ayan, oo. Kasi dala nga nung sobrang init ng panahon, hindi lang human or mga tao yung naapektuhan dito. So even our pets na mas madalas or mas mabilis silang tamaan ng heat stroke. So for our pets, hindi naman kailangan 24 hours na naka-aircon sila. Medyo magastos sa kuryente yun. So ang kailangan nyo is a good ventilation, proper shade, or ibig sabihin nakasilong sila sa tindi ng init ng araw, and also kahit tubig na malamig. So sa kanila kasi hindi nyo naman kailangan paliguan araw-araw para lang ma-compensate or matalo natin yung init ng panahon. So even with cold water, ice, lagyan nyo ng yelo yung kanilang drinking bowl, malaking ginhawa na sa kanila yon. And then, ang sinasuggest ko kasi marami ding dogs na kailangang i-walk or kailangang tawag dito, ipasyal. So, ang ideal na, ngayon kasi sobrang init na kahit umaga eh. Ang ideal is kahit before 9, dati kasi 10, ngayon 9, yung night sobrang init na eh. So, yung before 9 a.m., dapat, ano na sila, ay after 9 a.m., dapat nasa bahay na sila. Kasi, dala nga nung sobrang init, umaabot tayo 38 to 40 plus na init. Yung foot pads nila nasusunog yun eh sa semento. So beyond that, ang suggestion ko, nasa bahay na lang sana sila. Mapapansin nyo din naman yung mga pets pag tanghali, madalas mas natutulog sila. It's part of conserving the energy nila, kasi dala nga nung sobrang init, madali din sila mapagod. Hindi tulad with humans na tayo nagpapawis, sila hindi sila nagpapawis eh. More of nagpapant sila or hinihingal. So minsan, kaya mas mabilis silang mabilis silang ma-heat stroke. Pag sobrang init, kaya kinakapos din sila ng hininga na nauwi yan sa heat stroke. Okay po pala yun. So narinig po natin kay Dok Harry, mga health checkers, no, very good ventilation, proper shade, tubig na malamig, at hanggat maaari ay nasa bahay na sila after 9 a.m. Yan. Dok Harry, punta naman po tayo sa nutrition ng ating mga pets. Ano po ba yung ma-recommend po ninyo na appropriate na food po nila? Kasi marami po tayong naririnig na either yung dog food po na nabibili, yung mga dry food, ganyan, o yung iba naman po ay nagluluto sa kanilang mga bahay. Ano po ba yung recommendation po natin? Sige. Usually with recommendation, di-depende siya sa ating alaga. So hindi din naman ako specific pagdating sa brand. So, kahit try to sponsor ako, hindi ko naman. Kasi usually, with dog food, nakadepende siya doon sa parang compatibility ng ating alaga. So, yung tanong mo is, mas okay ba si dog food or mas okay ba si home prepared? So, may mga iba, common yan, for example, for rescue pets. Kasi ngayon, mas marami ng
pinupush na adapt, don't shop, yung mga ganyan. So, usually yung mga ina-adapt kasi natin, mga rescue, madalas siya lumaki na yan sa, ano eh, sa kalsada, sa street. So, hindi nila kilala si dog. So, madalas sa kanila, kinakain nila is mga, kumpuni, mga parang karne, ganyan, tira-tira. Pero, pag nagbibigay kasi tayo ng tira-tira or table food, for example natin, na adobo or medyo maalat, prone siya sa mga kidney and liver problem. Madalas, pagpasok yan ng 3 years pataas. So, ano yung sinasuggest ko? So, if ever na yung ating alaga na hindi sanay sa dog food, ang ideal sa kanya is home-prepared. Ano po ibig sabihin ng home-prepared? Ito yung mga pagkain na pinoil, boil lang, like for example, chicken, fish, beef, pork. Pwede sa kanila yan eh, kasi dogs and cats or mga ating pets are mga omnivore sila. So, they are parang pwede silang kumain ng mga karne. Omnivore, usually dogs yung omnivore. So omnivore, ibig sabihin pwede rin sila sa rice and vegetables. Pero marami kasi klase ng vegetables na may mga iba dyan, garlic, onion, yan bawal sa kanila yan. Rice okay lang, corn okay lang sa kanila yan. Usually rice kasi saing lang naman. Tubig lang naman yan, tapos pinainit mo, wala ka namang yan. Unless may nilalagay ka mga pampalasin, iwasan natin yun. So pagdating naman sa cats, ang home prepared na ideal sa kanila is yung mga meat kasi carnivore sila. May mga iba nagbibigay ng kalabasa, wala namang problema as long na hindi sila nagtatay. Or hindi maganda, kung hindi maganda yung dumi nila, medyo hinto nyo yun. Kasi dala nga pong labang ito na medyo mas nagsaside sa carnivorous itong mga pusa. Ibig sabihin kasi naman medyo hirap silang mag-digest ng fiber or mga plant-derived na ano na mga pagkain. So, pag nakikita nyo na nagsusuka, hindi maganda yung itsura ng kanilang dumi, stick lang kayo sa, tawag ito, sa mga animal derived or yung mga karne. Ngayon, yung mga iba naman, na pag nagsimula na sa dog food, ang advantage kasi ng dog food is balanced diet na siya. Kasi mean, they are formulated, yung mga company, may mga nutritionist yan na kinumpute na kung ano yung dapat na dog food. Kasi sa dog food, pagdating sa dog food, may nakahiwalay for puppy, may nakahiwalay na pang adult. So, if ever na nasimulan na with dog food, okay yun. Kasi mas balance yung, ano niya, yung diet niya. And at the same time, hindi siya matrabaho. Kasi hindi mo na kailangan magluto eh, para sa alaga mo. So, bibili ka lang sa shop, yan, papakain mo sa kanila. At mas matagal yung storage life nila. Hindi tulad ng home prepared na papanis sila. So, kung ako tatanungin, okay ako kay dog food, any brand naman, basta okay yung kanila nga kung compatible sila dun sa dog food nila. Pero kung, for example, hindi sila sanay sa dog food, home prepared na walang mga lasa, walang mga toyo, pati suka, or mga asin, mga gano'n. Hindi po pala yun, Doc Harry, kasi marami po kami naririnig as parents na parang, oh, mas okay yung raw, mas okay yung prepared nga, ganyan. Kaya mas okay talaga siya kaysa dun sa dog food. Pero tama po kayo, no? Relate talaga ako dyan na mas convenient din talaga sa ating mga health checkers na pet parents kapag una sanay na sa dog food ang kanilang mga pets. Pwede po mag-add dun sa raw dog food. Kasi hindi ko nabanggit kanina yung raw eh. Isa sa mga common kasi sa raw ngayon, usually sa mga bulldogs yan eh, yung mga raw. Maraming advantage din si raw kasi si raw usually pwede mong ipakain yung ano eh, yung meat na may kasamang buto. Pag naluto kasi yung buto, tumitigas. Pero pag raw siya, kaya nilang durugin. If ever nag-raw raw food, I highly suggest na dapat quarterly nadideworm sila. Kasi ang problem with raw meat is prone din siya sa bulate. Pero kung trusted naman yung pinanggagalingan ng inyong karne, ayan, nasa sa inyo. Pero I highly suggest na pag nag-raw diet sila is dapat continuous or yung religiously nabibigay nyo yung kanila na deworming for protection of digestive system. Ayan. Yun po pala yun, no, Doc? Doc Harry, talagang ang daming kailangan tandaan, no? Pero dagdag na protection din ito para sa ating mga pets. Yes. Tapos may mga naririnig po tayo, no, na kailangan ipakapon yung ating mga pet. Mm-hmm. Doc Harry, ano po ba yung benefits at disadvantages kung meron man ng pagpapakapon ng ating mga pets? Sa benefits, marami siyang benefits. Ang disadvantage niya kasi is hindi na sila manganganak.
So, pero usually yung disadvantage na yun is napupunta rin sa parang advantage. Kasi number one, population control. Yan yung isa sa mga kailangan na kailangan natin to prevent yung pagkalat ng rabies. Nakakatuwa ngayon kasi marami mga projects from, I think, from government and sa mga non-NGOs na nagpapalibring kapon. Kasi ang problema ngayon, even if we have the free rabies vaccine, pang problema naman natin kasi kahit mabakuna mo iba, may mga iba na pag nanganak, syempre hindi maalagaan, pinapabayaan na lang, parang pinapalabo na lang, o pinapamigay, pag hindi napabigay, naabandonan nila. So minsan, yung mga naaabandonan na yun, yun yung nagiging parang source ng rabies or parang nagiging host or parang ano nila, parang tawag ito, doon sila nang gagaling. So yung ang magandang advantage din pagdating sa kapon is napiprolong yung kanilang life. So paano napiprolong? Napiprevent yung mga sakit like yung mga pyometra, ito yung mga common sa babae na nagkakaroon ng nana sa matres na very common pagpasok ng mga 6 years old pataas sa mga babaeng aso or pusa. Minsan as early as 5. Sa lalaki naman, napiprevent din natin yung mga tumor or mga tawag dito yung mga cancer cells or mga cancer from the testicle or even sa reproductive system. Yung magandang advantage din if ever nakastrate or na-space sila or neuter or nakapon is na yung behavior nila na yung aggressive behavior kasi madalas yan from kunyari sa male yung testicle yung tinatanggal natin pag kinakapon. Diyan ang gagaling yung hormone na nagiging mas parang lalaki sila na minsan yung nagteteritoryo na tinatawag. Ang nangyayari sa kanila is nawawala or halos na nalilesen yung kanilang parang pagiging aggressive. Sa female naman, yung pagkakaroon tinatawag namin heat or nagpi-period sila. Sa female kasi madalas yan, lalo na sa pusa, na pag hindi sila na spay or na kapon, nangyayari sa naghahanap yan, lumalabas yan ng bahay para maghanap na ang mga partner nila. Ang problema, syempre, pagdating sa labas ng bahay, hindi na-controlled environment. Marami ng stray dogs, stray cats, na pwedeng maka-encounter niya, maaaring may sakit na, kumari, rabies or kung hindi man rabies, ibang sakit ng pusa or aso na contagious or nakamamatay. So, nalilesen niya yun, yung pag-nais na spay, nakastrate or kapot in general term. Naku, Dok Harry, sobrang dami po nating napag-usapan. Kulang po ang ating oras. Napakadami po namin natatanggap ng mga tanong. So, itutuloy po natin ang ating pagkukwentuhan ni Dok Harry off-air. At i-air po natin ito sa ating YouTube channel sa Health Check Plus. So, Dok Harry, before po tayo mag-end ng ating interview, baka po gusto ninyong sabihin sa ating mga health checkers, saan po ba kayong makontak o meron po ba kayong clinic na pinagsistayan? Ayan, so pwede nyo akong ma-contact or if ever gusto nyo ng konsultasyon or teleconsult or even home service, mabubook nyo po ako sa Pet Hall. For clinic setup naman po, available naman po ako sa House of Puppies dito sa May Fairview Perth. So thank you very much po Dok Harry. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating pagkukwentuhan niya yung araw. Ayan, okay, nag-enjoy din naman ako. At least sana makatulong ako dun sa naibigay kong impormasyon para matulungan sa mga ala. Samahan niyo po kami sa susunod na linggo. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Hanggang sa susunod na linggo, mga health checkers, ako po si Teacher Ellie. Ellie Campos Banaya, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Hello, Health Checkers! Para sa iba pang videos on health, wellness, and beauty, mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa ating YouTube channel at Health Check Plus PH or iscan ang ating QR code na makikita sa inyong mga screen.